Hello mga saka! Okay, andito tayo ngayon para magbigay ng konting kaalaman at ano ang mga dapat kailangan sa pagsisimula ng pagkakambingan. Okay, so tayo ay may tatlo tayong binili, no? Nagsisimula pala tayong mag-alaga ng kambing. Okay. Ang kambing kasi mga kasaka ay sobrang demand na ngayon, no? Kasi nga very mababa lang yung cholesterol, no? Cholesterol ng karne nila at saka yung gatas nila ay in demand na rin, okay? Sa maraming ginagawang cheese, okay? Gatas, okay? Candies, yan. So in demand na talaga ang kambing mga kasaka. So ito yung nabili nating kambing, okay? Yan, upgraded Anglonobian at saka native, okay? So mga pure na Anglonobian yung dalawa mga kasaka. Yan, kasi ang mga Anglonobian mga kasaka ay maganda sa meat type, okay? Malalaki yung katawan nila, umaabot sila ng 50-60 kilos, okay? Pero pag panggatas naman, ito yung mga saanen na breed ng goat, okay? Yan. Okay? So, kung meron pang ibang mga breed na magandang pang meat type ay yung Boer, okay? Yan. Okay? Yan, mga Anglonobian to mga kasaka, okay? Yan. So, bali tatlo pa lang yan. Dalawang babae, doe, at saka isang lalaki or buck. Okay? Okay. So, ito ay luma ng kulungan ng kambing ko mga kasaka. Dati meron din ako, kaso nabenta ko lahat. Ayan. So, ngayon magsisimula tayo ulit dahil nga tumataas yung demand ng kambing. Okay? Okay, yan. Yung mga kambing natin mga kasaka. Maamo sila mga kasaka. Yan o. Yan. Ang lunob yan. Mga bata pa yan mga kasaka. Okay? Yan. So, dapat ang bahay nila ay elevated mga kasaka. Yan. May hagdan. Okay? May hagdan yan. Elevated. Mas gusto nila yung mga matataas na lugar mga kasaka. Okay, yan o. Okay. Yan. Okay. Yan. So yan mga kasaka. Okay. Okay mga kasaka, ito yung kambing natin na tatlo, no? Yan. So ito yung lalaki. So, ang mga breed nito ay itong dalawa ay ang Anglonobian, no? Itong isa ay upgraded ang Anglonobian at saka native, no? Yan, mga kasaka. So, madali lang ang management ng pagpaparami ng kambing kasi hindi sila ganong mapili sa pagkain, no? Yan. Pero dapat mga kasaka pag plano po kayong mag-establish ng goatery talaga ay dapat may naka-establish ng forage crops ninyo, no? Dapat may mga tanim na kayong mga forage crops tulad ng madrede cacao, ipil-ipil, rensoni, indigofera, nepier. So, yun yung mga magagandang pakain mga kasaka na sa kambing. Kasi hindi pwedeng laging nakapastol mga ito mga kasaka. Kasi pag umuulan, doon sila nagtatae kung basa yung pagkain nilang damo. Yun. So dapat may mga i-harvest tayong forage crop kung tag-ulan. Okay? Para hindi sila magtatae at saka magkakaroon ng mga worms. Parasite. Okay. Kasi sa mga damo nila nakukuha tong mga parasite mga kasaka.
kung basa at saka laging na napapastulan, no? So magandang gawin din natin yung rotational grazing. Yun. Yung halimbawa yung isang hektarya, hatiin mo sa 10 na bakuran mo para every 1 day or 2 days ilipat mo sa kabilang confinement, no? Yan. So ito yung mga magagandang lahi, mga kasaka, na pang meat type, yung anglunubian, bower, yan. Pag milk type na, mga kasaka, ay itong mga saanen. Okay, so wala tayong breed ng saanen, medyo mahal yun kasi, mga kasaka, saka wala tayong pagkukuha ng mga breeder dito sa Cagayan. So ito mga pang meat type, kaya niya ito ng titimbang ng hanggang 50 kilos, no? Compare mo sa native is hanggang 15 to 20 kilos lang siya, mga kasaka. Okay, so yun. So marami pang di nakakaalam, mga kasaka, na ang gatas ng kambing ay siya ang pinakamasustansyang gatas na na-compare sa kalabaw, baka, yan. Ang kambing ang merong pinakamaganda, pinakamasustansyang nutrient content ng gatas. Siya ang pinakamalapit na gatas sa gatas ng ina. Okay? Pero maraming hindi pa naka-accept yung gatas kasi ng kambing, mga kasaka, kasi hindi sila sanay, no? May amoy daw, pero wala naman, basta hygiene yung pagkakuha, sterilize ng maayos, yan, maganda siya. So ang karne ng kambing, mga kasaka, ay nagre-range ng 300 to 500 per kilo pa. Yan, yan ang kagandahan ng ano. Tapos hindi ka malulugi dito, mga kasaka, no? Kasi kung medyo mababa yung presyo, hindi mo kailangang ibenta agad, no? Kasi damo lang din naman ang kakainin niyan, no? Yan. Okay, damo. So hindi tulad ng mga baboy, yung mga manok, yan, na binibili mo yung pagkain nila. So ito, kung tagana ka lang din naman sa mga damo, sa amin dito sobrang daming damo, yan, marami pa kaming mulberry, ayan. So libre lang yung pagkain namin, mga kasaka. Okay, so yun. So sa mga nagbabalak ng goat farming, dapat ay magsimula muna tayo sa konti, hindi yung maramihan nang bigla, mga kasaka, para pag-aralan din natin kung ano yung mga dapat at di dapat. So yun, mga kasaka, sa mga susunod nating videos, ipipicture natin kung paano magpakain, paano magpagatas, paano magtanim ng mga pakain. Okay, paano magpaanak, yan. Paano gumawa ng mineral blocks, okay? Paano magpaano ng gamot, painom, okay? Ano yung mga gamot na pwede nating iturok sa kanila at ipainom, okay? So yun, mga kasaka, sana abungan nyo yung part 2 ng ating videos, okay? So salamat, mga kasaka, sa panunod. Hanggang sa muli nating videos.